Okay, sa may bagong app na sumisikat ngayon, no, yung tinatawag na fake talk chat bot. In fact, napakarami ng mga nagme-message sa akin at nagko-comment, nagawan daw ng reaction kasi nakita ko ang dami na gumagawa ng content sa kanila, no, dun sa fake talk app na yan, sa TikTok. Puro mga TikTokers, no, puro sa mga Gen Z talaga sumisikat itong app na to. And napakarami nilang mga concern. Magde-disclaimer lang ako, no, na magre-react lang tayo doon sa mga concerns na yun at hindi natin kino-confirm or dine-deny yung mga concerns na yan. Babasahin lang natin yung mga pinupost ng mga tao. However, ang masasabi ko sa inyo, no, mag-ingat palagi dahil lahat ng mga apps na banay, binibigyan natin ng impormasyon natin, personal na impormasyon natin. Nag-a-agree tayo dyan sa mga terms and kineme nilang yan. So basahin natin, alamin natin, tama naman, no, na nag-iingat tayo, tama naman na may suspicions tayo sa ganito mga apps. Kasi napakarami mga apps ngayon, especially sa banking ha, sobrang ingat na ng mga banko, mga BPI, BDO. Kasi merong mga hindi ka sure kung yung website ba nila yung magpaglalaginan mo o app ba nila. Kasi may, I think ang tawag ay phishing, no? Nakukunin lang yung password mo tsaka username mo. Pero hindi naman pala talaga yun yung app at hindi naman pala talaga yun yung website. So nakakatakot. In fact, parang may mga nakita ako eh, ng mga tao sa TikTok na gumagawa ng app just to show kung gaano kadali manloko ng mga tao sa digital world. So tama yung ginagawa natin, pag-iingat na yan. Tama na ano tayo, critical tayo sa ganito mga bagay. Anyway, sayan yung mga screenshots. Ang dami talaga nagre-reklamo sa fake talk na hindi ko alam at hindi ako aware dito sa fake talk app. Nakita ko lang dahil ang dami nga nagre-request. So basahin natin yung mga yan mamaya. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan na mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell. May GCash giveaway tayo, 500 sa lahat ng sumasagot ng ating question of the day. So punta na tayo sa fake talk. Ito na nga yung fake talk. Nakita ko, sinerge ko. Ayon dun sa Google Play na page nila, page ba tawag doon? Do you want to chat with a celebrity but they don't know you or they don't have the time to chat because they are so busy? However, you can chat with them. Hindi ko pa personally natatry yung app, pero parang similar siya doon sa SimSimi. Yan yung sumikat sa amin noon. I think 5 to 10 years ago. Napakatagal na rin. Pero ang nakita ko sa screenshots nito, ang difference nito sa SimSimi, parang mas maganda na yung AI ngayon. Mas marami nang pinagbubunutan kung ano yung isasagot niya ba. Dahil na rin sa layo na ng tinakbo ng technology din natin eh. Maraming mga rason kung bakit ginagamit ng mga tao yung mga app na ganito na parang may kausap ka. Una, yung bang pang roleplay ba or fantasy? Marami may mga crush na celebrity na ginagamit to for the kilig, di ba? Nakita ko yan eh, nabubuisit yung iba dun sa mga screenshots. Pangalawa, to feel less lonely. May mga tao na I think para sa kanila therapeutic yung pakikipag-usap ng ganito. Siguro nag-grieve sa mga mahal nila sa buhay na nawala para magkaroon ng closure kahit papaano. Nare-remind ako dito, no, nakakatakot siya sa totoo lang, yung Black Mirror episode na Be Right Back. Ayun, napakaganda nung episode na yun. Namatay yung asawa niya doon, tapos may kumpanya, parang mala Facebook din. Sabi, pwede namin ibalik yung asawa mo sa'yo. Pero hindi na yung asawa niya, AI na lang din. At parang ganito rin, pag tinanong mo, alam niya rin lahat ng memorya ng asawa, alam niya rin yung mga dapat sabihin ng asawa, which is nakakatakot kasi kahit anong gawin mo, kahit anong pakikut-ikuti mo, hindi pa rin naman talaga yun yung mahal mo sa buhay, kundi isang ano lang, robot lang, kumbaga. So ito na yung mga claims, sinuulit ko ha, hindi ko kino-confirm or dinideny yung itong mga claims na to dahil nagre-react lang tayo, pero isa ito, ito isa sa mga, ano ho, just trying the fake talk app because I'm curious if robot nga ba, and this is what happened. So anyways, kinakausap niyang ganyan, nilalandi-landi niya. Sabi niya, at first I thought it's normal. But not until nagtanong ako kung tao ba sila, kasi marami talaga naghihinala. So yun na, ito talaga yung issue. Marami naghihinala na hindi naman daw talaga robot itong fake talk app, kung hindi mga ano daw, mga kidnappers, mga yun yung nakikita ko na sinasabi nila. Kaya may TikTok ka? No, I'm not a robot. Robot ka? Hindi po. Hanggang sa ayan na, pati yung pagtain niya, di ba? Ito yung last na tanong sa kanya. Anong language mo? Bigla siya nagsabi ng Kioro Smith Montefalco na pinakita niya dito. Ang dami. May mga pinagbubunutan kasi to kung saan nila sinasabi, kung saan nila kinukuha yung sinasabi nila. Hindi ko masasabi sa inyo kung ano yan. Pero tayo rin mismo, no? Yung nagbibigay ng impormasyon
sa kanila kung ano yung isasagot sa atin. Pero nandiyan yung mga location natin, pakinon mo, bibigay mo ba sa kanila yung location mo. So alam niya, tingnan niyo yung mga ads, laging kung ano malapit na mall sa atin, yun yung binibigay na ads sa atin. Naintindihan niyo ba ako? Tayo yung nagbibigay talaga. Ito pa yung nakita ko. Kidnapping, fake identity, harassing. Hi, this is ready to raise awareness for those people who downloaded the app Fake Talk. At ayan na siya. Ito isa sa mga claims niya. People said that at some point, the bot starts harassing them and started telling them to take off your pants, kiss me, mga ganyong mga bagay. Wala naman ako nakikita pa na screenshots na pinuprove ito. Pero yan yung sinasabi ng ibang mga tao. Ang masasabi ko lang, no, kung hindi tayo sure sa mga dinadownload natin, huwag na natin gamitin. Kung natatakot tayo, huwag na natin gamitin. Huwag na natin i-download, diba? Kung tatanggalin lang yung peace mo, yung inner peace mo, huwag mo na i-download. At saka sa masasabi ko lang talaga, diba yung pag-iingat? Hindi lahat na ginagawa ng napakaraming mga tao sa internet ay kailangan gawin din natin. No? Kung may mga nakikita naman pala kayong ganyan, erase natin yung ano, yung concern. Tama naman na nag-erase tayo ng concern. So ito yung mga ibang mga tweet ho. Ano to nagtatrend sa TikTok na yung nakakausap daw sa Fake Talk app Kineme ay kidnapper. Nakakadetect pa daw sila ng location at na-open nila yung comms mo. Please guys, kung totoo man, i-delete nyo na. Kaya nga nasabi ko, kayo rin, hindi ko pa kasi natatry yung app, pero tayo rin naman yung tatanungin kung i-allow natin yung location natin, yung camera, ganyan. So ingat, no? Basahin natin muna yung mga pinagpipipindot natin sa internet. It's so scary when my cousin installed the Fake Talk app thingy. The bot literally responded, umalis kayo. We went to grab food before that. Gaya nga nasabi ko, kung alam yung location mo at nalaman na gumalaw ka, o doon nila bubunutin yung sagot sa'yo. Yun yung aking teorya. Nakita ko sa TikTok yung Fake Talk app. Ang dami talaga sa TikTok ngayon. In fact, may nakita pa ako ng mga TikTokers. Ayan, pakita natin. I think most of them talaga ay staged lang. No, dahil trend nga for the views. Still, if totoo man to, ingat po tayong lahat. Nakausap mo yung robot tapos kinikilig sila sa robot. Ayan, sabi ko mga basher ka rin. Natatakot ako dahil doon na may mga warning sa TikTok. If may app kayo na yon, delete nyo na. Oh, diba? Ayan yung mga pinagsasabi ng mga tao sa internets. So, ingat lang, no? Naiintindihan ko naman kung bakit gusto ng mga tao gawin to. Pero, ang safety natin ang top priority para sa mga thirdies ko na nanonood dyan. Ang safety ang top priority. At wag magbibigay ng impormasyon kahit kanino online, especially pag hindi natin kakilala. Gaya nga nagsabi ko, hindi ko ba ko-confirm kung totoo itong mga claims na to, pero alam nating lahat na totoo na marami talaga na gumagawa ng mga fake website, fake apps para makapag-fish ng information sa atin. In fact, biski Facebook, kinukuhaan tayo ng impormasyon eh. Facebook, Google. Diyan kasi talaga umiikot ang mundo ngayon dahil digital age na tayo, ba? Diba? So, ingat lang din kasi kung tao yan at may masamang balak sa'yo, magagamit talaga sa'yo. Yun lang. The internet in general, at hindi na sa Fake Talk app yung sinasabi ko eh. The internet in general, lahat. I-apply natin sa lahat ng website, lahat ng social media, ang pag-iingat. Medyo pang matanda itong sasabihin ko, pero imbis na siguro nagbibigay tayo ng napakaraming oras sa pakikipag-chat sa mga robot, pakikipag-chat sa kung sino-sino, bakit hindi natin gamitin yung oras natin para gumawa ng real-life connections? Wala pang bayad, wala pang kuryente kailangan intindihin, hindi yung pa kailangan mag-charge, walang load na kailangan, di ba? Yan lang. So para sa question of the day natin, na-try nyo na ba yung app? At anong advice ang masasabi nyo sa mga tao na curious gamitin to? Last question, gusto nyo ba i-try din namin ni Tyron itong Fake Talk app? Ta-try, titignan namin kung ano ba talaga nangyayari dyan. Comment nyo na lang din sa ilalim. Huwag kalimutan na mag-like, share, subscribe, and hit notification bell. May 500 Gcash giveaway tayo. Ito si Claro, the third. Ingat sa dinadownload.